yan, no? Ah, no, okay lang. Pwede, halimbawa, ituro mo sila, ito yung mga applicants. Okay. Yeah. Okay? Dali, 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 lapit ko lang. Kasi lalayo tayo, eh. Yan. Okay. Okay na? Ready? Okay. Sir, good afternoon. Good afternoon, ha? Oo. Dito tayo sa Tapat ngayon, no? Center. Sir, ano po itong Tapat? Yung Tapat program, ito yung economic aid and stimulus project ng city government para tulungan po yung mga na negatively affected ng pandemic, no? Yung mga natanggalan po ng trabaho or yung mga gusto pong gumawa ng mga micro or small businesses po. Okay, so exclusive lang to para sa mga Pasigueño? Yes, definitely. Kailangan po Pasig resident ka para mag-apply. Kailangan rin po kung may small business po kayo, kailangan naka-register siya sa Pasig City. Okay. So kailan po ito nag-start, sir? Program na to? Yung program itself was started last week, no? Na-launch siya nung last Friday. Pero it's been a month or two in planning kasi si under the leadership of Mayor Vico, gusto talaga namin gumawa ng programa para tulungan po yung mga affected ng COVID-19. Alam po kasi natin na maraming industriya sumara, marami rin po natanggalan po ng trabaho. Kaya napaisip namin, nagplan na rin po yung city government kung anong paraan pwede tulungan yung mga nangangailangan ng mga Pasigueño. So, ito mga applicant po ito, no? Opo, actually, ito yung last leg ng mga on-site applicants po namin. Meron today, po kaming online application, meron rin po kaming on-site application. Pero for today, ito po yung last applicants ng on-site po namin. On-site? Yes. Oh, okay. Sir, as of today, yes, mula nung nag-start ito, ilan na po yung number ng total applicants? Around 5,000, if I may refer to my kodigo, no? Yes, yes. Actually, yung total number of applicants, 6,014. Ooh. Kasama ta dyan yung online and on-site. So online, meron na kaming 5,823 nag-apply. Okay. Sa on-site, since na-launch siya nung Friday, meron kaming 191 na nag-apply. Oh, okay. So meaning to say, ipaprocess pa yan for how many days or weeks? On the site, kasi kami rin sa Tapat admin side, kami rin mag-check ng lahat ng mga documentary requirements, yung information, check namin yung mga aplikante. Okay. Pagkatapos ma-verify po namin na lehitimo lahat ng mga nag-apply, yung mga dokumento, i-endorse, hindi kami mismo mag-approve, i-endorse namin to sa City Hall para sa approval ng City Hall. Sino yung approving body? Siyempre, yung dadaan yun sa mga proseso, katulad ng mga ibang loan programs, may proseso po talaga ng approval dyan. Siguro mga 1 to 2 weeks yun. Mabilis po naman yung endorsement. Mabilis naman yung pag-review ng mga documents. Meron kaming, dahil sa website na ginagamit namin, na ginawa ng bridge, para sa amin. Okay. At a glance, makikita namin kaagad kung yung pag-submit sa amin, may incomplete documents or may kailangan silang baguhin. Tapos sinasabi na namin kaagad through the website kung approved or disapproved or may missing documents na pwede nila i-resubmit. Oh, okay. Pero yung mga medyo tapos na or yung mga complete na, by batches in-endorse na namin sa City Hall. Okay. Sir, hanggang kailan po itong program na ito? The program of course is ongoing, no? But of course, limited rin yung budget for this, eh. So, tama po naman na first come, first serve yung applicants dito, pero kailangan yung endorse namin yung talagang naunahan mag-submit ng complete document. So, hindi ibig sabihin po na mag-submit po kayo ng requirements, kayo nauna, pero mali-mali or iba naman. Ibig sabihin po, ma-approve na kayo yung loan nyo. Siyempre, inuuna namin talaga yung mga nag-submit ng mga lehitimong mga dokumento. At tama po yung mga impormasyon. And sa totoo lang, kita na namin kaagad, na as early as now, may mga ibang applicants talaga na maling documents or kulang or kahit hindi nga Pasig resident or minor na bawal naman po sa loan program na ito. May nag-apply na hindi taga Pasig? Yes, actually to be honest naman, minsan di nila alam or they apply for their friends from Pasig kahit hindi sila nakatira dito. Pero the beauty rin of the program here is that we're able to see at a glance kung sino yung mga yung based on the requirements. So sabi namin kagad, di na namin dinilay kagad. Sinasabi namin na kung may kaibigan kayo na we actually note in their application. Yes, yes. If you're applying for a Pasig resident friend or a relative, sila na yung pa-apply niyo kasi kung ganun, wala naman sila problema sa pag-apply. Okay. Meron din bang nag-submit ng mga fake documents para lang makalusot?
Sa totoo lang, I wouldn't say fake. Siguro lang nagkamali sila sa, let's give them the benefit of the doubt na mali po yung mga documents na sinamit nila. Sinasabi talaga namin na mali, this is not a document we're requiring, because to be honest, a lot of, we don't want this to seem like a, parang a free gift eh, no? We also want, because we have a limited budget and we really want to target yung mga tao ta talaga na mas nangangailangan economically, medyo nagiging strict kami sa pagsubmit ng mga requirements. So, for instance, dyan sa, either sa loan sa balik trabaho or sa bagong negosyo, yung isang requirement po dyan, kailangan talaga unemployed or no work, no pay sila. So, usually, yung document dyan na binibigay, certificate of unemployment from the DOLE or clearance from the previous employer. Oh. May ibang-ibang tao kasi nag-apply, sinasubmit naman nila yung certificate of employment naman nila. So, syempre, sinasabi nga nun na employed pa kayo. So, baka nagkaroon ng misunderstanding there. So, but as much as possible, kaya rin may on-site kami para sumagot ng mga tanong nyo. Meron rin kaming, all our social media sites, we have ways of addressing questions and clarifications sa amin. Ako mismo, yung team ko mismo, yung sumasagot directly sa kanila. So, magkano total budget ng city government dito sa Tapat Loan Program? Yung nakaset for this is a 200 million pesos. 200 million pesos. It may seem like a lot, but kasi yung loans kasi namin, nakaset naman siya. Okay. For the balik trabaho, it's 5,000 pesos. Kasi it's mas konti yung loan because to be honest, it's a bridge loan and it's also to help the applicants apply rin for the next job. So sir, yung 200 million na budget, ilan po ang target natin na beneficiaries? My math may be wrong, no? But about 20,000 to 40,000 yung beneficiaries. But it seems like a lot, of course. But in practice, as we release now, we're already reaching almost half of that. It's been less than a week. Eh. So talagang we really have to focus on those with complete and legitimate requirements. Sir, nakalagay dito, balik negosyo, 10,000 pesos. Yes. Okay. So, gagamitin ko yan. Kailan ko ba bayaran? Okay. Yung, to be fair, we tried to make the terms a little bit more more flexible. Actually, 2 years to pay po yung mga loans namin. Regardless of the loan type of all three loans, 2 years to pay po siya. And yung 10,000 is 2 years to pay? 2 years to pay, yes. Kasi ang interview namin sa City Council, na approve 1 year to pay. Ngayon, in-adjust? 2 years to pay naman siya. Actually, it was one of the... they can pay naman as early, early possible. Yes. Hindi naman yung parang 2 years din sila pwede magbayad. I meant, sorry, just to clarify, 2 years to pay siya before papatungan ng 3% interest. Before the payment, kasi wala kasi... This is a zero interest loan. Papatong lang yung interest if in 2 years, maging delinquent pa rin yung loan. Yes. Sir, ano po ba yun ang mga exact requirements para dito sa mga aplikant? Okay, sige. So, yun nga. Tatlo po yung loan program. This is a loan program with three types of applicants. So, the first one, ito yung balik negosyo. Unaan ko yung balik negosyo kasi ito yung nag-iiba sa ibang mga, sa ibang dalawang ibang loans. Yung balik negosyo, para to sa mga gustong gumawa ng sariling business. Yes. So, kahit employed naman po kayo, if you would want your own special business, because we're also using this program para mapadami yung mga entrepreneurs po dito sa Pasig, kailangan ng requirements. First of all, sa lahat ng mga loan programs, may mga personal information na kailangan. Name, residence, age, email address. Siyempre, those are standard naman. Specifically for the balik negosyo na program, kailangan ng business registration. Because we want them to come in here so to be able to fix their businesses to make sure they adhere to national government guidelines. Siguro, bibili ng mga PPE, bibili ng mga social distancing mechanisms para rin sa mga additional na capital. So, we want na meron ng business. But, since, syempre yung best proof of, so kailangan na mag-submit ng documentary proof. Yung best proof, of course, is the business permit issued by the city. But dahil lang mahirap yan kunin, especially now, and medyo mahal yung kuha ng business permit, we are allowing at least for documentary proof, DTI registration of business name, or yung barangay business certification. Siyempre, when it comes to the approval, mas unahan namin yung talagang may business permit. Kasi mas, yun ang mas legitimate. Pero hindi namin dinideny yung mga mag-apply na yan lang yung hawak nila, yung registration or yung barangay business. Because of course, siyempre sinasabi namin sa kanila na kung sana maging
mag-take off yung business niya, maging successful, the next step is really to get the business permit naman talaga. So, it's an ongoing process rin naman. Okay, fine, we accept your application, but we expect also na you eventually applied in for a business permit. But in terms of the receiving of the application, hindi naman okay naman yung dalawang ibang requirements na yan. Of course, kailangan na rin ng government ID kung saan nandiyan yung residence sila. This is more for the online rin kasi. Because actually, yung on-site naman namin, this is really just for those na hindi makakatalagang apply online. Kahit po yung mga nag-apply dito, ginagawa namin sila ng online account. No? Oh. Kasi we also want our applicants to be more tech-savvy. Right? Through the account, that's when they're able to see any updates on their loan. So, kailangan nilang gumawa ng... So, syempre, gusto na namin ang contact list ngayon. Yes. So, even the loan approval is done online, actually. So, kailangan nilang gumawa ng signature para yun ang malagay namin sa program. That's for the balik negosyo. For the other two, ilalump in ko na, even though different 10,000, 5,000 isa. Yung target po talaga dito yung mga unemployed or no work, no pay. So, kailangan nilang magbigay ng proof of unemployment. Like I mentioned earlier, this is where it gets a little bit more difficult because ano ba talaga yung mga proofs of unemployment? The best proof of unemployment is really the certification of unemployment from the DOLE. Yeah. But right now, we are in talks to consider rin yung mga certifications from the... HR. Counter HR. Actually, clearance naman from the employer. A letter written, signed by the boss of the... the previous employer is more than enough naman to suffice for our requirements. Mm-hmm. Pero, tinitinan namin kung kukonsider namin yung pag-warrant ng mga barangays na unemployed po talaga. Once again, we will prioritize those talaga with the clearance, with DOLE certificate of unemployment. But in, for purposes of applying, meron naman pong clearance, barangay clearance, pwede naman for unemployment purposes. So, ano pong mga datos or statistics ang meron tayo? Ah, sige. Well, we also have the number of applicants for each program. So for the bagong negosyo, 3,189. Ito yung at yung balik trabaho, 1,820. Ito yung dalawang pinakamaraming loans at sila yung naka-target talaga mismo sa mga nawalan po ng trabaho. So we can really see that our program is really benefiting po sana or at least serving as a channel for those na tanggalan talaga ng trabaho namin. Actually, that is really our focus po talaga because of the fact that tanggalan talaga yung trabaho. This is not just a Pasig-wide program, it's worldwide. For the balik negosyo naman, meron naman kami as of today, 1,005 applicants. So, nakaabot na ng 1,000 lahat ng mga programs namin. Sir, sa buong Metro Manila po ba, Pasig lang ang first na nag-initiate ng ganito? Well, mukhang Pasig lang. Mukhang talaga. I mean, I don't want to answer without completely knowing kasi baka may nabas. But part of the reason also why we wanted to do this was because this is an innovation also we would want. Hopefully, this becomes something that we can really have knowledge on the application in the future para if ever this can be utilized rin, we're also able to help our brother and sister LGUs in the creation of other economic aid means. This is not, of course, we also have plans of looking at other economic aid projects for the approval of the Sangguniang and the office of the mayor. We hope this will also serve as a barometer on other future economic aid programs, which we will recommend as the committee. Recommend lang naman. But for other cities, I'm sure also there are other mechanisms, perhaps in the form of their economic aid. For instance, yung SAP naman, yung SAP naman, national naman siya. But just to emphasize, this is all, we also want this to not be just a dole out, no? Gusto na namin to na loan because we also want stimulus program to. We want our loan applicants to also become more, hopefully, financially savvy. Kaya nga, actually, sa... while the loan payment scheme is a little bit more flexible, we plan also to ask our applicants to, kahit in the next 2 years, to attend mga financial literacy programs po namin as part of their requirements of this program. Hindi naman siya yung strict. Hopefully po. This is still something to be proposed. Actually, just the fact that all of our applicants have email accounts. We are creating email accounts for them. This is also to help them rin in any of their other applications. We're trying to do this indirectly, but
maraming benefits from our program, which we're trying to push for also. Di ba parang, ika nga nila, if you give a man a fish, he's yeah. only, he will not be hungry for one day. But if you teach a man how teach to fish, fish. Di ba, that will help him for life. And that's what we're trying to do also with our applicants. So, in the future, even if long gone na yung program na to, hopefully yung makukuha nila dito will also yeah. serve them in case may mga ibang pandemic. Sir, manawagan kayo, sir, sa mga Pasigueño na mag-apply? Yes, you know, of course, while our focus is really po talaga yung mga nangangailangan, baka po meron po kayong mga kilalang natanggalan po ng trabaho or gustong gumawa ng sariling business, encourage, tulungan po naman talaga tayo dito sa Pasig. Let's help each other, pinpoint rin sino man nangangailangan para pwede mag-apply po naman sila sa program. We've made it so naman through our private partners who created the platform, yung BridgeC, so that pwede naman online, pwede naman on-site. We try to be very responsive and transparent to lahat ng mga questions and concerns. Kasi ayaw namin yung nangangailangan mahirapan mag-apply dahil di nila alam kung ano yung programa yeah. or na-feel nila mahirap kasi nag-apply sila online tapos ang daming mga technological na kailangan. We try to make it as accessible as possible. In tune rin with Mayor Vico's drive towards transparency and information gathering. So, thank you po talaga, sir. Thank you for this. Thank you for this opportunity for us on the TAPAD committee to be able to really clarify talaga yung mga ibang mga concerns. And we thank you for asking those questions, which are also, of course, questions that have been asked of us in the past few days. Okay. Thank you, sir. Oh, yung ganun. Yung lang naman. Konti lang. Siguro mga few minutes lang ito. Okay. Okay. Sabihin mo muna yung name mo. Name po. Oo, ha. Tapos, itatanong namin, ano po yung in-applyan nyo dito? Ayan. Okay. Okay. Sorry. Hi, thank you. Hi, thank you, attorney. Ready? Hi, good afternoon. Ano pong name nyo, ma'am? Opo, si Rochelle Canonico. Taga anong barangay kayo? Sa Villa Rosario po, sa Nagusin Street, Palato, Pasig City. Sa Palatio, okay. Apo. O, nandito kayo sa TAPAD, loan program. Ano pong niloan nyo dito na program? Yung ano po, para po sa may sa business, bagong business. Ay, bagong negosyo? Ano po, bagong negosyo. Anong plano yung negosyo, ma'am? Oo. Ano po? That's 10,000 pesos, no? Apo. Oo. Anong plano yung negosyo mo? Beauty product po. Yung fair skin po. Fair skin, dermacet. Okay, so 10,000. So anong requirements ang hinihingi sa'yo? Ano po, certificate po ng sa trabaho na katunayan po na wala na po trabaho. Ah, so may trabaho kayo dati? Opo. Oh, so nawalan kayo ng trabaho? Opo. Oh, that's why mag-loan kayo para magtayo na lang ng bagong negosyo. Opo, yes. Okay. So anong sabi nila? Approve ka na? Ano po, kailangan ko po kasi magpasa ng certificate. Okay. Kasi po, kailangan po yung may pasa para makompleto po yung requirement. Certificate na wala ka ng trabaho? Po? Certificate na wala ka ng trabaho? Ako, yung para makakuha ko ng ano, ng sa dito requirements. Ah, okay. Isa sa mga requirements. Okay. Sige. Kami ay, ano,